Okay, so nagbabalik po ulit tayo sa ating violin tips and tricks, no? So for this video, parang part 2 of bowing dynamics, no? Parang ganun natin siya gagawin, no? So hindi natin na-discuss kasi lahat. So, well, actually sa mga videos naman na to, no? Pa konti-konti lang. Pero we want to discuss about etong movement na to with the bow, no? So basically, pag tinuruan tayo mag-violin, lagi sinasabi sa atin, flat bow, flat bow, flat. To produce the best sound, diba? Kasi scientifically, diba, based sa physics, na kapag yung weight mo na andun directly sa ibabaw, mas mabilis mo siyang mabibigyan ng ano, ng pressure, diba? Mas madali makapag-apply ng more pressure when you're directly on top of what you need to add pressure to. Okay. Pero may times na hindi adequate, no? Or nagkakaroon ng ibang sound na hindi natin gusto. When we put too much pressure. Like that. Nagsisqueak, nagsiscrack, no? And meron pa tayong mga joints na hindi pa natin na explore masyado. In this channel, at least, no? So, let's try to focus on another movement ng bow, which is yung pag-tilt ng bow, no? So, may times na kailangan natin siya for effect or for other qualities of sound, no? Hindi lang naman flat bow na mahina, mabilis, hindi lang naman yan, no? Sometimes, we tilt the bow to get more sound. So, yun. Nakatilt yung bow natin towards the bridge. When we tilt the bow, bow hair yung titignan natin, ha? When we tilt the bow towards the bridge, ang tendency is the bow moves. So, tignan natin. Malapit. Diba, na-discuss natin yung pag-move niya pag naka-flat, na paghila na ganon. Pero this time, hindi natin yun gagamitin. Ito yung ginagamit natin. So the bow would generally want to reach yung ano. Kumbaga parang ano yan eh, yung gulong ng kotse, di ba? Parang mas may traction kasi dito. So dito ako pumupunta, nagta-turn siya doon. Pero kung mapapansin kasi natin, iba yung quality ng sound na napoproduce niya when we're playing it flat. Pag flat kasi medyo harsh kasi tumatama nga lahat ng bow hairs. So, mas mabigat yung pressure na nabibigay natin. As to, when you're tilting it, less yung kumakapit, pero syempre, nandun nga tayo sa malapit na part ng string sa bridge. So, malakas pa rin yung napaproduce. So, it depends on the need that you have when playing certain pieces, no? Kung kailan natin siya gagamitin. So, maganda siya pa-crescendo, di ba? Okay, and then, dalawa lang naman eh. Towards the bridge or towards the fingerboard. Ngayon, pag binaliktad natin, ano naman kaya yung effect? Kung galing ka dito. So, pahina naman siya, di ba? Pero, maririnig nyo, may parang whispering sound. So, usually, yung sound na yun would come from yung bow nga. Kasi hindi nga tayo masyadong kapit. And dahil less yung pressure, less yung tension when we're nearing the fingerboard. So, mas airy yung sound, mas light yung sound. Diba? So, eto, we can say na more advanced techniques on dynamics na to. Or, in tone color production in general, no? Kasi kailangan mo munang maset yung sarili mo na kaya mong tumugtog ng flat bow. Kasi kung mapapansin nyo yung sound nila, iba. So, it's not a technique na pag na-master mo, yun lang yung gagamitin. No? Kailangan marami tayo, well-versed yung ating kumbaga vocabulary on tone colors and the dynamics na kaya nating i-produce with them. No? So, eto. Ganun din. Pwede nyo siyang practicein din ng
Katulad dun sa kahapon, scale. But the dangers of doing this, yung movement na to, is na out of place minsan. Doon sa iba, na, parang nagkakaroon ng umaalis na dun sa pwesto. So, you really have to fix your basic foundations or your basic facilities bago nyo siya itry. No? So, more advanced playing. For more advanced players na yung techniques na to. No? Kasi, kung gagawin nyo siya ng hindi pa stable yung bow nyo, yung bow nyo ako saan pumupunta, tapos ginagalaw nyo pa yung, ano, yung stick. So, may tendencies na mawala kayo, no? Especially yung down bow kasi, na stroke, or na movement, down bow movement, yan. Minsan, ang ginagawa ng iba na isasama nila yung bow. So, kailangan, ma-stick nyo muna yung inyong foundation on your strokes, na flat bow, na hindi gumagalaw bago nyo itry i-tilt. Kasi yung pag-tilt, it doesn't just come from your hands eh. Nasa fingers pa rin. So, kailangan stable na yung ating techniques. Diba? Kasi iba na yung ginagawa. So, naka-down bow stroke ako, pero parang mas naka-prolong. Tama ba yung term? Parang naka-extend siya. No, pero down bow stroke. Then kahit mag-up bow ka, and then kung babaliktad naman, diba? So, yun yung isa sa mga techniques na pwede nating i-apply when we're learning to play loud or soft, no. Ito, naka-base nga siya dito. Pero 'wag nating kakalimutan yung mga basic, no? Ayan. Ito yung medyo dangerous eh. Pag napaghalo natin yung parang, ah, gusto ko na siyang gawin. Gusto ko na siyang itry. So, yun nga. Disclaimer lang na medyo advanced technique na to. No? Kailangan stable nyo muna yung inyong bow posture bago nyo siya itry gawin. So, a quick recap sa mga dynamics natin. So, if you want to play soft, you just release, no? And then, pwede ring soft, ano, less pressure. So, may konting pag-angat when we're going up dito para mapantay nyo siya. And then, pwede rin tayong mas mabigat naman kung gusto natin loud. And nagbabago rin yung quality depending on speed. Pwede. Diba? Pero pwede rin naman. So, ang nakaka-apektong factors would be your bow speed, your pressure, your sounding point, your bow distribution, kung saan ka dun nagpe-play, no? Kaya yung mga factors na yun nakaka-apekto. And then, dinagdagan pa natin ng, let's say, rotation, bow rotation. Yan. For lack of better term. Pero yun. So, yun yung mga factors na magagamit natin kapag nagtatry tayo mag-play around with dynamics. Not necessarily dynamics lang. Dynamics, tone color, and sound production. No? Yun. Okay. So, bago ko tapusin yung video, pa-plug ko lang ulit yung giveaway natin. It's still ongoing until Friday. No? I'll still accept comments dun sa video, entries, kumbaga, until Friday, and then I'll try to draw on Saturday morning siguro. At di ko alam kung ilalive ko ba siya or ano, kung paano. I-video ko na lang yung pag-draw. Yan. So, again, yung gini-giveaway natin ay isang online violin lesson, one-on-one session with me. No? Again, para makatulong sa progress nyo, especially this quarantine season, kumbaga, na medyo nakakalito din kasi yung pag-aaral ng violin, no? Hindi naman siya madali talaga.
Pero at least, mag-guide kayo kung beginner ka, masimulan natin kung ano yung pwede mong gawin. Kung medyo marunong kayo mag-play, ma-check natin kung ano pa yung mga pwedeng i-improve, no? So, depende yon kung anong magagawa natin. And salamat po pala sa mga tumututok sa ating live streams with a lot of the musicians from all over the Philippines. Siyempre, yung last time, taga-ano pa si Mr. James Carl Osorio, my friend from Chicago, no? Nasa Chicago siya. So, abangan nyo yung mga susunod pang usapang musiko. We'll be having a lot more guests na very relevant today, no? Mga young up-and-comers, kumbaga masabi natin. And also some people na baka maka-inspire sa inyo to also play other instruments or ma-inspire kayo para tumugtog, no? Keep the music alive, kumbaga. No? So maraming salamat po ulit sa pagtutok and I'll see you on the next video.